Sobra lang pong attractive din dito sa part na ito, itong pagka-combine po ng mga plants, yung pagkasama-sama po ng mga halaman. Oh, mga plantito, plantita, good morning po, good day po sa inyong lahat. At si Plantita Joy, syempre, may gusto na lang po akong i-share sa inyong napakagandang garden. Simpleng garden, pero talaga po magaganda yung halaman at magaganda din yung pagkakaayos ng mga halaman dito po sa kanyang garden. At bago po tayo, syempre, mag-garden tour ay welcome back po ulit dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Ayan mga plantito plantita, ay tingnan na po natin dito sa loob at papasok na po tayo upang makapag garden tour po tayo dito sa isa pong garden dito sa amin. At ayan po, medyo maluwag din po yung kanyang space pa po dito sa labas at ayan yung carabao grass. Ayan, tingnan po natin yung ayos ng mga halaman po dito sa loob. Pagpasok nyo po ay ito po yung halaman dito sa may gilid po ng kanilang patwalk. Ito po yung bugambilya at marami po siya nitong snake plants. Ito pong ganitong variety. Ayan po. Talaga pong iba-iba ang ayusan sa bawat garden. Sobra po talagang nakaka-amaze. Talagang totoo naman po talaga. Sa bawat garden po, may kanya-kanya pong technique kasi iba-iba po siyempre ang hilig ng bawat plantito plantita. May gusto ng maluwag na garden, may gusto ng punong-puno ng halaman, mayroon namang gustong maluwag lang yung pagkakaayos ng halaman, may gusto naman na alaga sa tree, mabababa lang yung pagkakagupit ng mga halaman, mayroon naman na medyo nagkakahoy na. Kaya nakadepende po talaga sa gusto ng bawat plantita. Pero ganun pa man po, iba-iba man po yung diskarte ng bawat plantita at plantito sa pag-aayos ng garden. Ang bawat garden po ay may kanya-kanya po talaga silang gandang taglay. Lahat sila nakaka-amaze. Ayan, sa madaling sabi po. Ayan dito po, ito po yung sobrang appeal dito sa part na ito. Ayan po yung Moises na halaman na variegated. At ayan naman po dyan sa portion na yan yung Santa na ganyan yung pagka-form. At maganda po itong pailaw-ilaw sa garden. Tapos ayan yung mga pabilog lang na hindi ito foresty. Ewan ko lang po kung anong halaman ito. Ayan, hindi ko lang yun. Pabilog yung pagka-trim, pagka-form. At ayan po yung champagne palm. At ayan, naka-insert din po itong bato. Ayan po, di ba po sobrang unique nung dating. Ayan yung ayos po. Ayan. Sobra lang pong attractive din dito sa part na ito, itong pagka-combine po ng mga plants, yung pagkasama-sama po ng mga halaman. At ayan naman po yung yuca na dracaena. Tapos ayan po yung napakalaguna po na isa rin pong family din ng dracaena. Ayan, Song of India. Ayan. Ayan po. At sa ibaba, ayan po mayroong bromeliads. At sa gilid, andun po yung iris na yellow. At silver wall, ayan. At ito pong calico plant. At the same time ay mayroon po siya nitong agave. Ayan. Tapos ayun, mayroon din siya yung very old na din po, matanda na din pong ano na baliti. Ayun po doon sa part po na iyon na mayroon po sa ibaba na mga sansevieria at mayroon pong bato doon na ayan na pwedeng maupuan. Ayan po. At dito po sa side, dito po muna tayo. Tapos dito naman po sa portion po na yan, ayan po ang cute po ng ayos nito, yung parang dalawang bilog pong na-connect, yung pagkakatrim po. Ang ganda ng ano nito, yung pagkaporma. Ayan po, bali dito po sa ibaba, ayan, pabilog na po yung style, at parang may nakakonect pa pong isa. Ayan, nakabilog din yung isa pa. At yung pandakaki ay nakatrim din po ng ganyang shape. At sa ibaba po nun, ayan po yung maganda din pong ayos ng mga bromeliads. At mayroon pong bato. Simple lang po yung pagkaka-arrange ng mga plants, yung pagkaka-landscape po. Pero talaga pong maganda. Ma-appeal po siya. At ito naman, isa pang halaman.
At sa ibaba po, ayan lang po yung kaliko. Kumbaga mababa lang din yung pagkakatrim para mas lumitaw pa rin po itong halaman na ayan, ito pong puti ang burak. Ayan. Tapos ayan po yung ayos. Dyan po sa bahagi po na yan. Na parang hawig po ito. Ito po kasi ay hawig po sila doon sa garden po ni Nana. Yung may pinakamagandang garden po dito sa Bicol. At yung garden idea po na mag-asawang Ilarde, ayan, mga same po yung ano po nila, halos yung garden nila na malinis, areglado yung mga common plants, at yung pagka-trim ng mga halaman po ay very attractive po talaga sa garden. Na siya po talagang nagdala ng ganda po ng garden, ito po mga pagka-trim. Tapos ayan naman po, dito sa may isa pa pong baliti. Ayan po yung gurang-gurang na po guide ang baliti na ni very old na po. Sa ilalim po niyan, ito po yung mga halaman. Ayan, gusto ko din pong i-shout out at batiin po itong anak ng viewer ko na nagsiselebrate po ngayong May 26 ng kanyang kaarawan. Happy 24th birthday po sa inyo, Ma'am Althea Corin Awatin. Ang anak po ni Ma'am Maria D. Awatin. Ayan. Happy birthday po sa inyo, Ma'am, at ang pagbati po syempre galing po sa inyong mama kay Ma'am D. Awatin. At syempre po ay galing din po kay Plantita Joy. Happy birthday po ulit sa inyo, Ma'am, and more birthdays to come po. Pahabol ko din mga plantito-plantita itong nagpapa-shoutout. Nung magbasa kasi ako sa comment ay mayroon nagpapa-shoutout para isahan na lang din. Ayan. Shoutout po kay Ma'am Priscil Abordo ng Linapakan, Palawan. Ayan. Hello po, Ma'am Priscil, dyan sa inyo sa Linapakan, Palawan. Thank you po sa panonood at shout out din po kay Ma'am Bibal Crisanta. Ayan. Hello po, Ma'am. Thank you so much din po sa inyong panonood. At saka yan po yung Sansibaria. Dito naman po sa bahaging po na yan, ayan naman po yung Melandris, Silverwall, at yan pong mga nakaform pa rin po ng Pabilog at Poristi, ayan yung Poristi na Chaang Bukid, Chaang Gubat. Ayan po. At sa kanto po, sa gilid, ayan po yung rare din po na variety ng palm. Ayan po. Ito po yung overview pag nandito po kayo sa may malapit po sa gate nila, sa may pathwalk. Ayan po yung maluwag din na view, yung greenery, ay greenery, yung green and clean yung dating, yung kanilang garden, at talagang parehas lang din doon sa mag-asawang si Sir at si Ma'am Ilarde na talaga pong ayos na ayos din yung garden, yung pagkakat. Siguro po, di kuryente po yung ginamit dito sa pagtitrim nitong mga, ito pong Bermuda. Ayan po yung idea na mai-share ko sa inyo na napakasimple lang po nung ayos pero talaga naman pong very nice, very attractive at ma-appeal po talagang tingnan. Dito po sa bahaging ito, ito naman po yung mga halaman pa rin po. Itong Millions of Mother, ayan, tama ba yung ID nito? Ayan, napakalusog lang din po. Tapos ito pong variegated Moises. Ayan. At mayroon din pong ganitong variety po ng bromeliads. At ayan, may dripwood na may orchid. Simple lang po yung pagkakaayos po dito. At mayroon po nitong variegated aralia plant or papwa kalipay. Tapos ayan, mayroon ding dancing lady. Ayan. Tapos yung kanya pong, ano po kaya ito? Bird nest na a cobra fern. Ayan. Sa portion po na yan, ayan po yung bromeliads. At the same time po ay mayroon po nitong forest, ay hindi po siya foresty, hindi ko lang po alam yung ID ng gayitong plants. At ito pong super super laki na po na fern na cobra fern. Ayan. First time ko po makakita ng mayroon pong gayito kalaki. Siguro po dekada na po ito. Ayan. Wala po kasi akong ate. Pirang taon na po ini. 5 years, pero ano na po kadi kada kula? Kamu po ang ano, hands-on kading garden na nagtatanom, nagagabi, nagilinig. Oh, wow. Ayan. Ate, pwede ta ka mong ipahiling? Day, pwede?
Adain, ayan. Siyempre mga plantita, humihingi tayo ng permiso kung gustong makita nung plantita na may owner ng garden kung ayaw, para po wala tayong ano po, ayan, kung gusto lang po. May mga pataba po itong halaman. Natural lang pong taniman. Mm-hmm. Ayan mga plantita, wala pong pataba ang mga halaman. Natural lang pong pagtatanim kasi black soil po sila dito. Wala daw pong insecticide or natural na pag-garden lang po. Wala pong insecticide or fertilizer. At ayan, ito po yung ayos naman po. Pag nandito po kayo sa kabilang side, ayan po yung attractive din pong ayos. Talagang mga hawig po sila doon kay Ma'am Ilarde, na sila din yung hands-on doon sa pagtitrim. At sobra po itong attractive itong bato po dito na pwede na rin pong upuan. At ayan po. Ayan po yung view pag nandito po sa part na ito, na dito po sa kabila ay simple lang po yung mga halaman po nila dito. Hindi naman po yung talagang nagagasto sila po ng husto. Kasi mostly nga po ay bihira po yung halaman na nakapat. Puro po direct ground. Ayan po. Ayan, ate. Ano po pangaran mo, ate? Shada. Ayan, si Ma'am Shada po ang owner nitong garden na ito, na nagpahintulot po kay Plantita Joy na ma-vlog ko po ito at nang ma-share ko po sa inyo yung idea po ni Ma'am Shada sa pag-aayos po dito sa kanya pong garden. At pwede nyo rin po itong gayahin na kung may ganito po kayong space, na ganito po yung pagkakaayos lang, simpleng ayusan lang po ng mga halaman. Ayan po yung malinis, clean and green pong ayos dito po sa bakuran po nila dito. Ma'am, thank you so much po. Ayan mga plantita, thank you so much po sa pagsama nyo sa pag-garden tour ko po dito sa episode po na ito. Sa lahat po ng subscriber na nadagdag, thank you so much po sa pagpili sa MJ na Grandpa Channel. Sa lahat po ng viewers, sa lahat po na nagko-comment, nagla-like and nag-share, thank you so much po and God bless you all.